umiinit na mga ulo namin. Di ba? Yung minsan nagmamadali na at ang lamig-lamig. Oh, nahirapan ako kasi ang hirap aki ni Andre. Content from the Star Creatives. Ang mga hinawakan kong show, if you're familiar, Wildflower, Halik, very intense and ano, medyo mabibigat ang konteksto, no? Pero nung in-offer sa akin ito ng Star Creatives, the content itself, sobra akong na in love sa dynamics na kung may kakaiba, the story of friendship na mag-unfold in a small community na merong ganong graphs of the community itself, yung participation and responsibility ng mismong mga magkakaibigan na to, yung pagmamahal nila sa community na yon. So isa yun sa mga naging deciding factor ko. At the same time, nung sinabi ng atok at magandang ipakita at explore ang magandang lugar, so inisip ko na, well, magiging magandang platform to narrate a very new story of friendship na mag-unfold doon sa lugar na yon, na tingin ko maraming pinaghalong traditional and modern na issues na pwede nating i-tackle sa buong narrative ng story. Well, you expect a lot of values that we're going to tackle in this show. Marami kaming makapapakita sa inyo kung ano yung mga kabutihan, merong values ang Filipinos. Okay, kung paano namin ipipresenta ang dynamics ng magkakaibigan sa isang lugar na ito na may talagang pagmamalasakit sa lugar nila. Okay, so aside, of course, hindi kami bilang creator, hindi kami lumalayo dun sa mga values na pwede namin impart sa audience, di ba? Aside from a very good friendship, pagmamahal sa kaibigan, yung pagmamahal sa pamilya, at yung personal journey nila and growth nila individually as they unfold yung realizations nila, yung decisions nila and choices nila in life. It's very, very nice to tackle na kahit papano, it's a mirror of a lot of teenagers din kahit pa paano na makaka-relate sa atin. Actually, mahirap siya na masaya. Very fulfilling kasi sa hirap ng lugar, ng location, tapos nakakatapos kami ng mga eksena na walang nangyayaring aberya o walang aksidente. Ang sarap lang sa pakiramdam na may na-accomplish kami for the day. So, mahirap siya pero alam mong merong magandang ibubunga. Diba? Kaya yung taping na yun, na-lock-in yun, actually, believe ako sa kanila. Kasi like yung grupo namin, naka-reside kami, accommodation namin in Atok, sila sa Baguio. So just imagine every day pag may taping, 2 hours drive, going to the location. After ng ano, babalik ulit sa accommodation nila. At walang nalilate sa kanila. At wala rin talagang hindi dumadating na hindi handa. Lagi silang ready with their scripts, continuity ng ano nila, ng mga gamit nila. Yun naman yung nakaka-believe sa mga batang to na actually hindi ko in-expect na ganun kagaling at kalaki yung in-impart nilang skill set sa show na to. I've worked with a lot of veteran actors and actresses already. Na alam na nila kaagad yung character role nila, alam na paano ibigay, the nuances and all. But with them, hindi ako nahirapan ng sobra. Although for me, kasi syempre challenging dahil hindi naman pa sila seasoned actors and actresses, no? Pero yung willingness and yung passionate about their craft, sobra akong natuwa. And yes, I may say, I can give a validation that these are the future stars. I can give you a validation on that. Magagaling, may mga potential tayong aabangan sa mga susunod na mga pwede naming ihain na storya. Oh, nahirapan ako kasi ang hirap aki ni Andre. Kaya sabi ko, creative head ako dito. Creative head ako. Hindi ako nag-direct dito. Si Direk Cathy. Creative head ako dito. Hindi ako direct to. Sobrang higpit and we have to follow all the protocols. Right, talagang right. Ang maganda, walang nagkasakit sa amin kahit na ganong kalamig. Kasi talagang we strictly follow yung working hours
And then talagang sobrang ingat. Of course, at the end of, ano, kumbaga, nung patapos na, medyo hirap na rin kami dahil nung yung lugar nga, nandiyan na yung miinit na mga ulo namin na, diba, yung minsan nagmamadali na, at ang lamig-lamig, at di namin kayang, actually, yung weather kasi, at the same time, the call of nature, kapag ka, nandiyan na yung malaki, maraming fog, na hindi kami makashoot, na we have to stop, diba, yung ulan, lahat yun, brinave namin, with the help of, my God, sobrang kudos to all my crew and my staff na talagang makikita mong yung willingness nila to let's do this right. Magbigay tayo ng magandang ipapakita kasi sayang naman na nandun na kami. Correct. We need to explore the beauty of Atok, di ba? It's one place na po pwede nating maipagmalaki. Actually, isa pa yun, nagkaroon kami ng totoo pala nangyayari lahat ito. Correct. May mga ganon. Kaya talagang doble ingat kami, sobrang ingat kami during the time na nagsishoot. Kaya talaga itong mga batang to, kahit pa paano, nakakatuwa kasi hindi ko nakitaan ng reklamo. Eh, mahal nila yung trabaho nila at gusto nila yung ginagawa nila. Yung pinag-shootingan namin mismo is the Northern Blossom. Blossom is one of the tourist spots in the Atok. You should go there and see the place. Napakagandang flower farm. Makikita niyo yung mga cabbage roses and napakaganda ng Pilipinas. Yun yung isang ipagmamalaki natin dito. That's the reason why we're inspired na talagang lahat namin ginawa na doon ang shoot. Aside from that, a lot of places there na hindi pa namin na-explore, but they have these caves na Spanish Trail na hindi rin namin napuntahan pa, pero nadaanan. So others, meron pang Indisha dish. We're not familiar with Indisha dish places pala yung sinabi ko. I'm sorry, no. Hindi, pero may dish din daw. The dish, aside from... Ako meron ako, pero hindi dish directly. Para, alam niyo yung coffee wine. Yung coffee wine. Yung coffee wine. Coffee wine. Isa rin sa ano. Alcoholic pala yun, no? Pero like, isa sa pinaka-masarap din na natikman ko doon. Kasi yung character ko din, siya yung parang nagpo-produce ng baga ng coffee wine. And it takes time talaga para magawa yung isang gano'n. Like, years ago. Sarap sa Starbucks. Sarap sa Starbucks. Actually, hindi, asesyon naman tayo. Pero, I think kailangan nyo rin i-try coffee wine. There's a mountain na may church sa ilalim. Sobrang ganda. Sobrang ganda nun. Tapos ako na afraid of heights. No. Nandun ako sa taas. Parang kumakapit talaga ako sa pagkakamato. But it's a fun place to be. Yung parang bundok. Parang madami yung pagkakamato. Siguro hindi po place. Yung daan po, yung pag ganun-ganun daan. Zigzag na daan. Kasi syempre nasa taas. So like, yung daan niya talaga is like, pag ganun-ganun. So pag nasa van kami, kasi kumakapit kami sa mga upuan. Ganun na rin coaster. Opo, pero deserve naman yung view. Worth it naman. Yeah. Tsaka hopefully, this show shows to everyone na Atok is really a beautiful place. Yeah. And papaktin beauty. Kailangan natin ma-acknowledge yung mga locals dun. Kasi without them, we won't be able to shoot there. Tsaka, medyo na-sad rin ako in a way kasi nobody, I wouldn't say nobody cares about them, the locals that lives there, but I just wish there's more acknowledgement to the farmers out there. So yun, that's what I hope rin for this show, to show everyone in the Philippines na Atok is such a beautiful place. Pero merong isang restaurant na maliit lang sa likod ng munisipyo na sobrang sarap ng shopaw nila doon. Hindi ko alam kung na-try nyo, pero sobrang dahil nagkagalagala na ako. So, sila nagsishoot ako, hindi naman ako masabay nilang pumunta doon, but I was there. May shopaw doon na sobrang sarap, saka yung kanilang halo-halo. Ang weird, may halo-halo sila sa akin. In fairness sa kanila, yung kape nila doon, isang bayaran lang, pero parang isang pichel ba? Isang cafeteria. Wala lang. Smooth kape talaga. Wow. Sa thermos.